Rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagpapatuloy ng mga tumitinding eksena at kaganapan sa mundo ng FPJs, Batang Quiapo. Pero kung bago ka pa sa ating munting channel ay huwag mo namang kalimutan na isubscribe, like and share ang ating video sa mga bago nating episode na ipapalabas. Simulan na natin ang kapanapanabik na istorya. Palapit na ng palapit sa katotohanan ang bawat eksena na pakakatutukan gabi-gabi. Umpisahan na natin sa matinding revelasyon sa listahan. Ang pagbabalik ni Ramon sa mansyon upang ipaalam ang naging kaganapan sa pagsalakay sa kanilang bodega. Dito, naitanong naman ni David ang sitwasyon sa pagharap nga nila ni Tanggol at Ramon kung saan. Ikinuwento naman ni Ramon sa pamilya ang kanyang kakaibang pakiramdam sa hindi niya nga maipaliwanag na hindi niya magawang tuluyan si Tanggol. Habang buo naman ang desisyon ni Ramon na ipagpatuloy ang paghahanap ni Tanggol sa kadahilanang ito nga lang ang paraan upang masagot ang kanyang mga katanungan. Kabilang na nga dito ang pagkawala ni Mokang at kung ano nga ang tunay na pangalan ng kanyang nakalaban. Subalit, makikita naman natin ang namumuong galit ni na David at Olga dahil sa pangyayaring pagkikita ng mag-ama. At sa eksenang ito, tiyak naman ang paninisi ni David kay Olga dahil sa pagsablay nga ulit nito sa kanilang plano. Habang sa ikalawang eksena nagugulang tang sa listahan. Pagtama ng hinala ni Roda na tuluyan na rin niyang masasaksiyan ang pagbisita ni Edwin sa pamilya di Makulangan kung saan maaalarma naman si Roda sa pangyayaring pagbunot at pagtutok nga ni Edwin. At ang posibleng mangyari sa eksena ay ang pag-awat naman nila Marsing at Nita sa kanilang anak dahil sa kagustuhan nga nitong tapusin si Roda. Na malamang ay mananahimik naman si Roda sa kanyang pag-iingay dahil sa pananakot na ginawa nga sa kanya ni Edwin. Dahilan upang malimitahan nga ang kanyang pamamalita sa mga kapitbahay at maging sa kanyang mga tauhan sa tindahan. Ikatlo na magpapalakas palalo ng ebidensya. Ang pananambang at pamamaril na ginawa sa bahay ni Rigor ng mga di kilalang grupo na wala namang ibang sisisihin si Rigor kundi si Tanggol nang dahil nga sa gusto nga siyang gantihan ito at mawala ang kanilang anak ni Lena. At sa tagpong ito, makikita naman natin ang pagprotekta ni Martes kay Tanggol sa pamimintang na ginagawa ni Rigor na siguradong kakampihan naman ni Chairman si Martes dahil sa kakulangan nga nito ng sapat na ebidensya. Na si Tanggol nga talaga ang tunay na may gawa ng pananambang habang ika-apat na magpapabago sa pananaw ni Pablo. Ang tensyon na awayan nila ng kanyang mamita dahil sa pagdadala nga ni Pablo ng babaeng hindi nararapat sa kanilang estado na mariin naman tututulan ni Pablo na hahanto nga sa pagsagot sa kanyang lola at ipapamukha nga ni Pablo na mukhang pera nga si Doña Bettina. At sa tagpong ito, ang eksenang na posible na mangyari dito ay ang paghihintungan ni Doña Bettina na pagbigyan nga ng layo si Pablo. At isa na nga dito ang pagpigil at pagsunod sa kanya ng mga tauhan dahilan upang ikapahamak nga ni Pablo. At ang huli sa listahan na tatapos sa pag-aangas ni Pablo, ang pagsusumbong ni Bubbles kay Tanggol sa pagtangkang panggagahasa nga ni Pablo na magmimitsa naman ang galit ni Tanggol upang tuluyan niya sumabog ito. Dito, makikita naman natin ang pagsugod ni Pablo sa bar na kanyang pagmamayari dahil sa pagtakas niya na ginawa ni Bubbles na mas lalong magpapataas naman ang tensyon sa ginawang panggulpi naman ni Tanggol kay Pablo
Nalaking gulat naman ng mga bodyguard ni Pablo ang paglipad ng katawan nito sa labas ng kanilang pinaghihintayan, kung saan makakapagdesisyon naman ang mga kasamahan nila sa bar na patakasin nga sila Tanggol. Matapos nga malaman ang panggugulpi nga na ginawa ni Tanggol, at iyan ang mga piling eksena na dapat nyong pakatutukan ngayon darating na Linggo. At kung bago pa rin kayo sa ating channel ay huwag nyo naman kalimutan na mag-iwan ng isang like at pindutin nyo na rin ang red bell button upang palagi ang tayong updated sa nangyayari sa mundo ng FPJs Batang Quiapo. At sa uli, marami pong salamat.